Magandang araw sa inyong lahat mga kahabi. For today's video is gagawa po tayo ng DIY airlift kagaya nito. Maganda ito mga kahabi kasi mas nakakasave ito ng kuryente gamit lang ang air pump. Tara, samahan niyo akong gawin ang DIY airlift. 1, 2, 3, come on! Sa materials, kailangan po natin ng reducer, dalawang reducer, 1 inch, tapos dito 1/2 inch. Kailangan din natin ng PVC pipes na 1/2, isang T, ito kailangan natin ng isang T, tapos ito mga pinutol ko na at meron ng butas kasi ito ang gagawin natin na compressor chamber. Ito dalawa, ito yung sa ilalim, dito papasok yung tubig, tapos ito para sa compressor chamber natin. Tapos kailangan natin tanggalin yung nakaharang dito sa loob. Dito kung makikita sa camera, ito meron kasi yung nakaharang dito para ito may mapasok natin dito. Ayan, ito mapasok talaga natin para walang hangin ang makakalabas sa chamber natin. Tapos i-assemble na natin to. Ito yung 1/2 na PVC, tapos yung mga butas nito is ginawa ko dalawang layers na marami, tapos dito sa ibaba konti lang. Tapos sabi nila, may nakikita ko mga video na mas maraming butas, mas maganda daw, pero ito yung sa akin, ito yung ginawa ko. Tapos dapat ipasok natin dito. Yan. Tapos ito, meron ding 1 inch na PVC. Yan. Yan dapat ang sukat, dapat naka may 1/2 inch siguro na lagpas para ito makapasok din dyan. Malak din dito para walang hangin na makalabas. At isintro lang natin para makapasok talaga. Yan. Yun, intact na. Dito, di na. Kailangan lang natin i-seal to para di talaga makakalabas yung hangin. Dito din sa kabila. Tapos tanggalin muna natin. Yan. Dito, lagyan natin ang butas para sa hangin. Mag-ingat lang sa paggamit ito ng soldering iron kasi delikado to, masakit to pag napasok tayo. And lagyan natin ang butas dito. And try natin kung kasya na to. Hindi pa, kulang pa. Ayan, pasok na siya. Yan, ganito maging itsura niyan. Sa loob. Tapos ito, kailangan lang natin linisin ito konti para pasok talaga yung air controller natin.
Ayan. Tapos ipapasok na natin yung 1/2 na PVC. Ayan. Ganito magiging porma niyan. Mas maliit kasi mas malakas yung hangin na may bubuga niya. Ayan. Tapos ito may ginawa akong pa-curve na PVC. Kasi mas maganda ito kaysa sa elbow. Kasi yung elbow posibleng mas stop niya yung tubig dito kasi 90 degrees siya. Not unlike dito is diretso-diretso lang yung tubig. Mas malakas yung tubig natin. Tapos ito para dito. Ganyan. At ito para sa ilalim naman. Ayan. Ganito ang porma niya. Tara at i-seal na natin. Nakalimutan ko palang banggitin na wala tong butas sa taas, tinakpan ko yan. Wala na kasi tayong ibang magamit. Tapos itong sa gitna ay para sa hangin. Ayan. At ang purpose nitong T sa gitna is para humiwala yung hangin sa tubig para diretso-diretso na yung bagsak ng tubig. Papatuyuin na lang natin yan konti tapos isasalang na natin. At yun lang mga kahabis, sana nag-enjoy kayo sa video natin. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. See you in my next vlog. Peace out!